Hello guys! Dito sa part 5, magsisetup na tayo ng database. Tatalakayin na rin natin yung admin panel ni Django. Actually, every time na nilalaunch natin yung ating project, may nakasetup na si Django na SQLite database for us. Yun yung default configuration. Pero if ever naman na gusto niya ng mas compatible for production environments, gaya ng Postgres and MySQL, gaya ng mga nauna nating tutorials, dito lang din yan binabago sa settings.py file. Dito yan sa may bandang database variable. Makikita nyo naman dito yung sinet up ni Django para sa atin. Wala pa kayong makikita ng credentials like username, password, port number, and database type kasi for testing pa lang naman siya. Pero dyan natin ilalagay yon. Okay, and kung mapapansin nyo rito sa terminal, may nakalagay dyan na unapplied migrations. Your project may not work properly until you apply migrations for app. It means hindi pa tayo nagmamigrate ng database. Makikita nyo yan tuwing naka-on yung server nyo. So kapag na-encounter nyo yan, kailangan nyo lang siyang i-migrate with the actual database. So paano ba yon? Magra-run lang tayo ng command. Ito, python manage.py migrate. Makikita nyo dyan yung process ng pagmamigrate. Yung pagbibuild ng tables, ayan. Even pag magre-remove kayo or alter, makita nyo yon every time na magmamigrate kayo. Pero dahil nagra-run tayo sa SQLite, hindi natin nakita yung tables na naka-indicate dyan. That's why kakailanganin natin si Django Admin Panel to view those tables. Pero, bago tayo makapasok sa Admin Panel, kailangan muna natin mag-create ng user. Hindi kasi tayo makakapasok doon ng hindi nagla-login. That's why we need to create a user first. Paano ba mag-create ng user? Lagay niya lang python manage.py create super user. Laging involved si manage.py, no? Okay, so magtatanong siya kung gusto niyo bang gamitin yung default computer name niyo or kung gusto niyo maglagay ng iba. Sa akin, donits na lang. Then, email. donitarosantoco2028@gmail.com Password. So, pag nag-type kayo dyan, di nyo makikita yung nilalagay nyo. Pero, na-enter yon, so don't worry. Make sure lang na ma-spell nyo siya correctly. Sa akin, admin123 na lang, for example lang naman. Tapos, kailangan nyo lang ulitin. Then, enter. This password is too common. Common na daw masyado yung admin123. Bypass password validation and create user anyway. So, yes na lang natin. Okay, super user created successfully. Okay na, nakapag-create na tayo ng user. Turn on lang natin yung server, then log in tayo. Paano ulit mag-on ng server? Python manage.py run server. Okay, so naka-on na. Kung di nyo memorize tong URL, pwede nyo namang i-copy yan. Then, save nyo na sa browser para click na lang every time na ginagawa nyo yung project nyo. Diyan sa URL, add lang kayo ng /admin para mapunta kayo sa admin panel. Lagay nyo lang yung kinreate nyong username and password. Sa akin, donits, then admin123. Login. Then, ayan na yung default admin panel na sinetup ni Django for us. Every time na mag-a-add tayo ng tables, dyan natin makikita yon. Sa ngayon, users lang yung meron tayo. Ito yung galing sa create super user command natin kanina. Actually, ngayon, pwede na tayong mag-add and mag-edit ng info directly dito sa admin panel. Add tayo ng isa pang user. Click nyo lang tong add user.
So, username, admin123 na lang. Password, QWERTYU, exclamation point. Yung nasa keyboard, yung magkakasunod, QWERTYU. May rules naman dyan kung paano gumawa ng password. Then, password confirmation, QWERTYU, exclamation point ulit. Then, save. Okay, added successfully na. Check natin sa users. So, nandyan na. Meron na tayong two users. Donitz and admin123. Pag gusto nyo i-update, click nyo lang, then update nyo yung info. So, if ever na gusto nyo lagyan ng name, go ahead. First name, Juan. Last name, De La Cruz. Dito sa baba, kung may gusto pa kayong baguhin or i-add na details, go. After that, save. Pwede nyo rin siyang i-delete kung gusto nyo. Dali lang, di ba? So, before tayo gumawa ng database, bibigyan ko muna kayo ng idea about sa tinatawag nating models dito sa Django. Balik tayo sa Visual Studio. Nandito lang din yung models. Ito, models.py file. Mga Python classes yung nilalagay natin dyan. And yung mga classes na yon, sila yung nagre-represent ng mga tables natin sa database. Meron tayo ditong sample diagram. Class client na lang. No? Client yung pinangalan ko. So yung class na yan, yung class client, gusto natin siyang mag-create ng database table for us na gaya nitong nasa right side. Lahat ng clients, dyan natin ipapasok sa table na yan. Meron tayong ID, name, and address para sa attributes niya. Then, in-specify din natin yung type for each attribute. Integer for the ID. So, automatic auto-increment siya. It means every time na mag-add tayo ng client, automatic na nagka-count na siya or nag-auto-increment nga. String for the name and address. Bawat isa rito or yung bawat attribute, sila yung rows ng table. Gets? And now, we will create this model, then imamigrate na natin siya sa ating database. Madali lang, di ba? So, gagawa na muna tayo ng ating first table. Yung client muna. Balik tayo sa models.py file. Magka-create muna tayo ng class para sa client. So, class, then yung name. Sa akin ay client. Then, open and close parenthesis. Then, mag-i-inherit tayo from models. So, models.model. Malaki yung M dun ha. Mag-a-add na tayo ng attributes after that. First attribute natin is yung name. Then, specify the type. Para magamit natin yung models library, call muna natin siya. Models dot, then, so siya ay string value. Car field. After that, we need to specify the max length. Set muna natin siya ng 200. Next attribute, address, phone number, email, status. So, dun sa status, kung siya ba ay monthly amortization, reservation lang ba, deferred cash payment, and whatsoever. Then, type. O kung lot lang ba yung bibilin niya, package, or house lang, etc. Copy-paste ko na lang ito, ha? Tapos, set natin yung null to true. Copy-paste. Lagay natin sa address, phone number, status, type. Kung di natin nilagyan yan, magkukos ng error yan. Kasi, kailangan natin magbigay ng default value. Ang status and type ay drop-down. So, paano kapag drop-down? Ganito. Dito sa taas, magka-create lang tayo ng variable. Yung status muna. So, all caps. Then, gagamit tayo ng tuples. Yan, status is equal to reservation, fully paid, partial down payment, deferred cash payment, full down payment, and monthly amortization. Make sure na nakaseparate silang lahat ng comma. Then, add nyo rito sa status, choices is equal to status.
In that case, we're gonna be able to select one of these. Ganun lang din sa type. Create tayo ng variable, all caps, type, then, tuples ulit. Lot only, house only, packaged, and last is yung others. So, others, no, in case na merong magpapa-add ng friends, ganun. Add tayo dito sa type. So, choices is equal to variable type. Makakapag-select na rin tayo dito sa type attribute. Then, after that, para ma-add natin sa database yung ginawa nating client, we need to run another migration. So, off muna natin yung server, then, tsaka tayo magma-migrate. Python manage.py make migrations. Enter. Ayan, makikita nyo naman dyan sa terminal. Create model client. Na-prepare nyo na yung database for that migrations. Kapag naman nag-migrate tayo, nakaset na to. So, kailangan na lang natin siyang i-activate para ma-create yung tables. Okay? Wala pa tayong tables sa ngayon. Make migrations pa lang yung ginagawa natin. Preparation pa lang. So, once na nirun nyo yung make migrations for the first time, magkakreate siya ng folder dito. Ito. Migrations. Then, itong 0001 na file, yan yung first migration na ginawa natin. Every time na nagme-make migrations tayo, nadadagdagan yung laman ng folder na yan. Okay? And every time na magkikreate din tayo ng tables or magde-delete, mag-update, kailangan natin gawin yung step na yan, yung make migrations. Then after that, para ma-add sa database yung table na ginawa natin, we need to run python manage.py migrate. Yan, so na-add na yung table natin sa database. Next, kailangan naman natin siyang i-register sa admin panel. Punta lang tayo sa admin.py file. Import natin yung models. So, paano ba mag-import? Lagay nyo lang dyan sa taas, from .models import. So, sa halip na import client yung lagay natin, asterisk na ilagay natin. Asterisk means all or lahat. Nilahat na natin para hindi na tayo mag-i-import pa isa-isa every time na mag-a-add tayo ng models. Then, lagay nyo admin.site.register, open and close parentheses, then yung name ng model, client. Ganyan lang naman pagre-register ng model. Turn on ulit natin yung server, tapos balik tayo sa admin panel. Refresh. So, makikita nyo dyan, na-add na yung client table. Diba? Nadagdagan ng S, no? Pwede nyo namang ayusin yan, yung verbose name. Pero ngayon, hayaan na muna natin, okay? Add tayo ng client. Name, Pepe Smith na lang. Address, Bulacan. Phone number, random numbers na lang. Email, sample@gmail.com. Status, reservation. Type, package. Yung dropdown natin, yung reservation and type, okay na rin. Na-display na yung ginawa natin. Ito. Okay. Then, save. Makikita nyo dyan na, na-add na yung ating first client. Pero tingnan nyo to. Pangit tingnan, no? So, sa halip na client object 1 yung nandyan, palitan natin. Gawin nating yung name ng client. Balik tayo sa models.py file. Let's give it a string value. Since Python class siya, pwede tayong mag-create ng function dito. Gamit tayo ng def. Def underscore. So, dalawang underscore, no? Then, string value. Tapos, dalawang underscore ulit. Open and close parenthesis.
self, then colon, o sa baba, return self.name. Yung name yung ire-return natin. So, pag na-refresh natin tong admin panel, yung name na ng client yung makikita nyo dyan. Yan, o. Pepe Smith. Actually, meron tayong ID dyan. Hindi nyo lang nakikita. Kasi kay Django, automatic na nag-create na siya ng auto-increment na ID. Elaborate ko pa yun mamaya. So, meron pa akong ginawa dito na iba pang models. Paste ko na lang, tapos explain ko. Ang next model dito ay project. Project na lang for the project sites. Sa project site, dyan natin nilalagay yung mga subdivisions ng company. Meron tayo dyan name, address, and reservation. So, naka-float field siya. Amount kasi yun. So, ang ina-return natin sa kanya ay yung name. Next, sa house naman, nandyan yung name ng mga model ng bahay na meron sila. Yung mga attributes niya ay code, model, and acronym. Dito, yung acronym yung nireturn ko. Max length is 100. Same with the project model. Lot, obviously, yung info ng lote. Kung magkano per square meter, lot area, lot ID, or lead. Lead naman yung na-return ko rito. Then, set null to true. Last is agent. Sa agents naman, syempre, yung info ng mga ahente. Mga attributes niya ay code or ID number, name and address. Ang ira-return naman natin dyan ay yung name. Max length 100 pa rin. Set null to true. Yung remarks and commission, gagawin natin later on. Yan muna sa ngayon. So, kailangan muna natin ulit mag-make migrations para ma-apply itong mga dinagdag natin. Balik tayo sa terminal. So, off muna natin yung server. So, python manage.py make migrations. Okay. Then, python manage.py migrate. Nakikita nyo dyan yung process ng pagmamigrate. Tapos, balik tayo sa admin.py file. Ire-register ko lang itong mga in-add kong models para makita natin sa admin panel. So, copy-paste. Palitan ko na lang. Project, house, lot, and agent. After that, on ulit natin yung server. Ulit-ulit lang, diba? So, every time na mag-a-add kayo ng models, make migrations lang, then migrate, tapos register nyo lang sa admin.py file. Then, on nyo lang ulit yung server. Okay na. Ganun lang. Balik tayo sa admin panel. Refresh. Ayan. Nandiyan na yung project, house, lot, and agent. Naka-plural form na may S sa dulo. Gaya nung sinabi ko kanina, pwede nyo na mga usin yon. Pero hindi muna natin siya tatalakayin sa ngayon. Okay. Try nating mag-add ng project site, house, lot, and agent. Sa projects muna, or sa project sites, name, Grand Royal, address, Bulihan, reservation, so for example, 10,000. Save. Okay na, na-add na si Grand Royal. Sa house naman, sample code tayo, 50. Model, Laura. Acronym, LAU or short for Laura. Save. Okay na, meron na rin tayong house. Lot. Lot ID, gawin na lang muna nating 100. Area, 40 square meters. Price per square meter, 6,000. Save. Okay na. Meron na rin tayong lot. Agents. Code, 101. Name, Jose Madrigal na lang. Address niya, gawin nating Matimbo. Save.
Ayan, meron na rin tayong ahente. Ganun lang kadali. Sa next video naman ay tatalakayin na natin yung relationships like one-to-one, one-to-many, and many-to-many. Gagawin na rin natin yung remarks and commission model. Ang remarks ay connected kay client, and yung commission naman ay binubuo ng clients and agents. Medyo komplikado kaya binukod ko siya ng video. Maglalagay na rin ako ng iba pang laman dito sa mga ginawa nating models para marami tayong sample. So thank you guys for watching and see you sa ating next video.